Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayo nagpapasalamat sapagkat isinama tayo ng Panginoon sa tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay. Binabati po namin kayo ng isang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Gayunpaman, ipagdasal natin ang mga maraming mga namatay nating kaibigan, kamag-anak, kakilala nitong mga nakaraang araw dahil sa pandemya. Gayon din ang marami natin na nasa banig ng karamdaman. Yung iba ay nahihirapang makahanap ng hospital. Ang iba ay nailalagay pa sa hospital sa malayong lalawigan na may kakulangan din para sa pasilidad. Ang kanilang kapakanan ay isaalang-alang natin. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng dasal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, Ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan, ipagkalo mong aming maisakutuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan
at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas, na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos, ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaililigtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama na sina Simon Pedro, Tomas na tiniguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya'y mga alagad na sumapit sa pampang sakay ang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-aho nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampangan lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karaming isda. "Halina kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuwang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong napakagandang panahon ng pagkabuhay, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Gabayan tayo ng salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol, si Pedro na dating duwag, ang kanyang pinakamahinang punto dati ay pagdating sa Sanhedrin. Di ba sabi niya, "Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang dulo." Kailan humina si Pedro? Pagdating sa Sanhedrin, hanggang doon na lamang ang tapang niya. Pagkatapos noon, ay itinatwa na niya ang Panginoon ng 3 beses. Ngayon, sa unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol, alam na ni Pedro na kailangan siyang mamuno, maging leader. Buong tapang niya sinabi, alam niya pinakamahina niyang punto noon, yung pagdating sa Sanhedrin. Ngayon, buong tapang, buong lakas na loob na galing sa Espiritu Santo, sinabi niya, "Siyang pinapatay niyo, siyang ipinako niyo sa krus, saksi kami sa 3rd araw, siya'y muling nabuhay. Harap-harapan, kinakayapas." Yun po si San Pedro. Si Kayapas naman, si Anas, yung Sanhedrin naman, hindi ba pinapatay na nila si Jesus? May pakana, plano, conspiracy, pagkikipagsabwatan, pagpatay ng tao. Hindi lang yun.
panunuhol doon sa mga gwardiya. At narinig nila yung testimonyo ni Pedro. Kasi sila mismo nagsabi, kung ikaw nga ang Mesiyas, gusto nilang iligpit si Jesus para matigil na. E ngayon lumalaganap, hindi pa ba saradong sarado sila, ang kamay ng Diyos ay nasa grupo nila San Pedro at ni San Juan. Hindi ba nila nakikita yon? Makikita natin yung kasamaan, lalong sumasama, pagtatakip, cover up. Ito pa yung unang pagbasa. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Juan, ang multiplikasyon ng isda. Ito naman yung mga apostol na may kakayahan mangisda. Pedro, Andres, Juan at Santiago at iba pa. Sapagkat sila ay dati mga mangingisda sa lawa ng Galilea. Ganun pa rin naman sila. At buong gabi na sila ay nagtangka. Pero di yung pinaka magandang panahon para mangisda ay sa gabi. Wala silang huli. At sinabi ni Jesus, ilagay sa dakong kanan ng bangka ang lambat at makakahuli sila. Hindi nila nakilala si Jesus sa mukha. Gayon, ang pagpapakita ni Jesus, hindi sa lahat sa mga kaibigan niya. At sa mga kaibigan niya, hindi siya nakilala sa pamamagitan ng mukha. Nakilala boses kay Maria Magdalena. Sa Eucharistia, ang dalawang disipulo ng Emmaus. At ngayon, sa pagmultiplikasyon ng mga isda, makikilala nila si Jesus sa pamamagitan ng tanda ng pakikipagkaibigan at pagmamahal. Kaya nga matalas ang perception ni Juan nung napakadami na hindi na mahatak ang lambat, napakadaming isda, iba't ibang klaseng uri at klasifikasyon ng isda. Ang sabi ni Juan kay Pedro, ang Panginoon iyon. Ekspresyon ng pananampalataya. Siya ang nagbigay buod sa damdamin nila ng pakikipagkaibigan at pagsasariwa ng pananalig sa Panginoon. At ang pagsasalo nila, inihaw na isda at tinapay, tinapay at isda. Pagsasalo ng mga magkakaibigan at pasasalamat. Ito ang nagpapahiwatig ng pagsasalo ng Eucharistia. Yung kanilang pagsasama-sama, tinuturo ang kahalagahan ng pagkain, tinuturo ang Eucharistia. At sila, hindi na isda ang huhuli nila kung hindi tao para sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga inilalahad ko na mga pagninilay natin sa umagang ito. Pagkakilala, katapangan para ipahayag natin, maglakas loob tayo. At gayon din, makilala natin si Jesus. Hindi lantaran, hindi hayagan si Jesus, makikita natin. Ang kaugnayan natin sa Kanya ay palalimin upang ito ang basihan. Kaibigan natin si Jesus, mahal natin si Jesus, ito ang simulain ng ating ebanghelisasyon sa iba. Sa tulong ni Maria ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, nawa, laging huwag mawala sa atin ang pagkamangha sa kagandahan ng muling pagkabuhay. Amen. Minamahal kong mga kapatid, nananatili
sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan. Tumawag tayo sa kanya na may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Nawa, magkaroon ng agarang luna sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami, upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na dalisay. Pagpapalad, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kahilingang bagay ay mapalitan ng pagnanais na iyong mga bigay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig.
sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ang manghihila nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan niyahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pinagdadasal po namin si Mabel, kasama namin dito sa simbahan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapan din kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sa gipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan.
na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, siyaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa tanang at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami ma-adjust sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami ma-adjust sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maala nila ng mga pangako nila sa binyag. May kaon iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo, ay, meron, araw-araw po ako nagbibigay ng ulat. Ipagdasal po ninyo, mamayang tanghali po, nandito po ang kanyang kagalang-galang Bishop Broderick Pabilio sa pagbubukas ng pintuan ng Jubileo. At tanghaling tapat yan. Kaya ang ating nobinaryo kay San Roque, mamaya pong alas 11 ng umaga. Wala muna tayong Via Lucis. At ang ating konsagrasyon kay San Jose, ikalabing isang araw ng ating konsagrasyon ay pagkatapos ng nobinaryo kay San Roque. At patuloy din tayo yung ating paghahanda para sa Linggo ng Mabathalang Awa. Meron po tayong chaplet rosario ng Mabathalang Awa sa hapon po ito. At ngayon ay ikawalong araw ng ating pagnunubinaryo sa Mabathalang Awa. Maraming salamat sa nabigay ng mga cash contributions. Kahapon, 7 plastic bags, used clothes, 2 boxes noodles. Pagpalain at maraming salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangirihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka na aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro
Nazareth.